Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos at tayo ay nasa magandang kalagayan. Muli po ay rinhanapin na magbabahagi sa inyo na konting kaalaman sa araw na ito. Ang menu po natin ngayon ay patola na may pechay at miswa. Ito po ang gugulayin natin. Ang gaganda, no? Sa kabaligtaran. Pero ayos po yung maranta lang sa talento. Pero alam nyo ba na may maganda palang benepisyo ito sa ating. Hindi po siya basta ulam lang. Bago po ang lahat, eh huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, at subscribe. At huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video na i-upload. Ito po ang kanyang mga sangkap: chicken cubes, sibuyas, bawang na hiniwa ng maliit, paminta, luya, siling haba, miswa, isang piraso, depende sa dami ng lulutuin, pechay, patola, at manok. At syempre, ang paghuhugas ng gulay, napaka-importante niyan. Iniisa-isa ko din po ang dahon at tangkay para mawala ang lupa at ang dumi na mayroon. Wow! Sa katulad po sa nauna kong video na kung paano maglinis ng atay at balon-balonan, ay ganito din po sa paghugas ng mga dahon na gulay. Sapagkat alam po natin na ang mga gulay na galing sa palengke ay may mga gamot at spray na inilalagay dito. Kaya ingat-ingat lang po. Mahirap magkasakit. Mahal ang gamot. Nabanggit ko na din po ang gamot, ay babanggitin ko na din po ang mga benepisyo ng patola sa ating kalusugan. Disclaimer lamang po, hindi po yan sa akin galing at hindi rin po ako nagmamarunong. Stop it! Get some help! Nag-search po ako tungkol dito para na rin po magkaroon ng kabuluhan ang bidyong ito. Ang patola ay nakakabawas ng pananakit ng mga joints o yung tinatawag na arthritic pain. Pwede din po pala itong makapaglinis ng ating dugo na may toxic substance at makapag-maintain ng ating sugar level sa mga may diabetes. Yan po ay ilan lang sa mga benepisyo o pakinabang sa ating kalusugan. Okay, balik na po tayo sa pagluluto. Painitin ang mantika at ilagay ang luya at saka haluin. Tapos isunod natin ang hiniwang bawang. Haluin lagi. Ganyan talaga, bantay sa paghalo. Panghuli ang sibuyas. Yan, gisa-gisa lang po. Saka ilagay na din ang manok. Papulahin po natin siya para hindi malangsa. Lagyan na ng tubig mga 2 baso. Tsaka po takpan para maluto. Pagluto na ang manok, ilagay na natin ang patola. Ilagay ang siling haba at saka ang paminta. Ilagay na natin ang chicken cubes, pampalasa ng gulay,
At hayaan po muna natin na kumulo at para maluto pa ang gulay. Wow! Sa totoo lang po, napakadali lang magluto. Ang problema lang dito ay aalamin lang yung mga sangkap para makumpleto yung ano niya, yung sahog. At saka ilagay na po natin ang pechay. At ilagay na po natin ang misua. Maya-maya lang po ay pwede na natin siyang hanguin. Ayan, ganyan po ang itsura niya. Nakakagutom na talaga. Kain na po tayo at sana po sa bidyong ito ay meron kayong natutuhan. God bless po sa inyong lahat. Marami pong salamat.